What's up mga kamaster, isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back na naman po sa aking YouTube channel at welcome back din sa panibagong episode. So bali nagbabalik tayo ngayon mga kamaster, so matagal-tagal tayo hindi nakakapag-upload gawa ng busy po tayo kasi nagre-refer po tayo ng ating munting tirahan mga master. So bali ngayon mga kamaster, ang ipapakita ko sa inyo mga kamaster ay tuturo ko sa inyo kung paano ko gagawin ginagawa tong ganitong design na trigger housing, yung hindi mo na siya kailangan ng mga pinlock na 3x16 na shafting. So bali ito mga kamaster ay triple screw lock ang ating gagamitin dito, dito sa kanyang hulihan at saka dito sa dalawang tenga niya. So bali ito pala ipapakita ko sa inyo mga kamaster yung paglalagay ng tenga at paggawa ng ganitong forma. Yan. Siyempre ipapakita ko rin ulit sa inyo kung paano ko siya binibend. So kahit kasi meron ako nito sa aking na-upload sa aking YouTube channel, so may nagtatanong pa rin, may nagchat pa rin sa akin kung paano ko rin nagagawa yung ganitong forma. Kaya ulitin natin mga kamaster para mas maunawaan nyo. Ito palang gagamitin ko mga kamaster na stainless, na flat stainless ay 1.5mm ang kapal. Yan. So dito tayo kukuha. Siyempre bago tayo mag-umpisa mga kamaster, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe nyo man po mga kamaster at pakilike nyo rin po at pakishare lalo kung nagustuhan nyo po yung video. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kamaster. Let's go, umpisa na natin. First step natin mga kamaster, magkakat tayo dito. Kakat tayo, bali kakat natin to mga kamaster. Guhitan na natin. Dito na tayo kukuha sa kabila. Bali pagpatong na natin itong una natin ginawa dito sa bago natin gagawin na flat. So bali nilagay tayo ng kunting alawas mga kamaster para mas mahaba yung buntot. Yan. So yan mga kamaster, bali nakuha na natin yung sukat, yung lapad na gusto natin. Yan. Gagawin natin mga kamaster ay ipapatong natin dito. Dito sa ating bindiran. So dahil bind na siya, gagawin naman natin ay ipupurma natin siyang ganito. Ayan. Bali, i-drawing na natin mga kamaster yung ating magiging design. Unahin natin dito sa buntot niya. Dito pala yung ilalagay natin yung line release niya mga master sa part na to. Yan, ito yung line release niya, may guhit na yan. So, bali ibang design yung gagawin natin, mas malaki ang cut dito kumpara dito. Ito yung forma na gagawin natin mga master. So bali cut na natin to mga master, ito tatanggalin natin to. Yan. Sumayaan na natin tuloy ang linisin to. Dito naman tayo sa kabila, buntot. Ito mga kamaster, medyo nakukuha na natin yung forma niya. Tapos, bibiyakin natin ito, itong sa ibabaw na yan.
Bali yan ang magiging pinakaano niya mga master. Ito, yung tainga niya. Naka magkabila ang tainga. Kunting pinis pa dito mga kamaster. Kailangan pantay yung ating magkabilang side na ating kinat. Bali ang gagawin natin dito mga kamaster ay bubukahin na natin to. Itong gagawin natin tainga para maging ganit ang forma niya. Tapos ito yung ating shafting na 6 mm 6.5, siya yung gagamitin natin pang pencil. Mukhang ano na siya, ito nagmukhang ganyan na siya. Ayan o, tanggalin natin at titingnan natin kung saan yung kailangan i-adjust or may tabingi, kailangan natin i-adjust yun. So yun mga kamaster, medyo short yung ating kabilang tainga. Ayan. Kaya ang gagawin natin mga master, pag gusto nyo siyang palakihan yung tainga, medyo pahabain ng kunti. Gagayata natin ng kunti dito. Ito lang tiklik niya mga master. Bago natin siya uling pukpukin doon sa ating gato. Ganun pa rin mga master, maglalagay pa rin tayo nito. Ang kanyang pinakaipit para hindi magyupi yung ating housing. So yan mga kamaster, okay na yung tenga niya. Bale, i-design na lang natin siya nang makuha natin yung magandang forma. So yun mga kamaster, dahil nakuha na natin yung forma, ayan. So yun, ganoon lang sa kasimple mga kamaster. Dahil nakuha natin yung forma, i-design naman natin ito ng GPS slide. Bale, ganito lang mga kamaster. Para medyo may forma rin siya. So, ito na mga kamaster. Yan. Siya. Bali, ito mga kamaster ay bubutasan pa natin yan dito. Ito, pinakalagayan ng ating magiging lock screw. Ganon din dito sa butot. Sa huli niya. Yan. Nakita niyo mga kamaster. Oh. Yan o. Oh. Yung forma niya. Wala mga kamaster. Bali, tapos na tayo sa pag-design. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang paglalagay ng butas dito, tapos pinaka-screw hole niya, yung head ng screw. Magkakaroon siya ng pinaka-hole para nakalubog yung kanyang head ng ating magiging lock screw. Bago natin siya butasan, ay lagyan natin ng tuldok. Kailangan sintro-sintro mga master. Ayan. Ganon din sa kanyang huliang part mga kamaster, maglalagay rin tayo dyan. Yan. Tapos lagyan natin ng tuldok. Ganon din sa kabila. Yan mga kamaster, may tuldok na tayo. Bali, butasin na natin muna ng 1/8. Ano mga kamaster, bali nabutasan na natin ng 1/8. Sundan naman natin siya ng ito, yung 1/4 para magkaroon siya ng hole, yung pinakabulsa ng magiging screw lock natin. Yan, ito na mga kamaster. Yan, nalagyan na natin ng pinaka hole sa kanyang magkabila antenga at saka sa kanyang buntot. Try natin yung ating magiging lock screw.
salpak na rin kung okay na. Ito pala ang size ng aking scroll lock, mga kamaser. Gagabitin dyan. Yan. Yan. Dito. Maligyan yan siya, mga kamaster, pag nilagay ng lock. Yan. Ganyan siya kapag nilagyan natin ng lock. So medyo mababaw pa yung ating ginawang hole. Magdadagdag pa tayo, mga master. Ulang pa. So yan, mga kamaster, bali ito po yung kinalabasan ng ating ginawa ngayon. Ito po yung ating naging forma ng ating trigger housing na screw type siya, triple screw type. Hindi siya tuhog, hindi siya tuhog ang pinlock. So yan, mga kamaster, ganyan lang siya kasimple. Yan, magkaiba sila ng forma. Pero similar na sila ng tenga at nung pinakahuliang part. Yan, sa mga gustong gumaya, ay panoorin niyo na lang ang full video, mga master, para matutunan niyo kung paano mag-bend at paano mag lagay ng mga tenga. Yan. Yan, mga master. Okay. Yan ang yung maigi. Wala pa siyang butas. Sa sunod na episode ko ipapakita to, mga master, yung pag-install nito, install, para mas makuha nyo. So yun, mga master, sana po ay may natutunan po kayong muli sa tutorial ko sa araw na to. Sana ay nagustuhan nyo yung video. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood, mga kamaster. At maraming salamat po, mga kamaster, sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta. Ipagpaumahin nyo lang po, kasi medyo napapatagal tayo mag-upload. Gawa ng busy rin po tayo, may naasikaso po tayo na kailang yariin o tapusin. Kasi magkatag-ulan na po, mga kamaster. So yun, mga kamaster, shoutout nga pala kay Ratsada Channel dyan sa Macau. Yan. At sa mga Pilipino dyan, shoutout po sa inyong lahat, mga kamaster. At sa mga Kaispiro din, ayan, shoutout niya, dive safe to all, mga master. At shoutout din po kay Boss Anton Regalado ng Sablayan. Sa lahat ng mga kamaster natin dyan sa Pandan Island, shoutout po sa inyo lahat. Ingat po palagi, dive safe. So hanggang dito lang po muna, mga kamaster, ating video. At sana ay nagustuhan nyo at ito, gihayin nyo na lang, mga master. Abangan nyo na lang ang susunod na episode kung paano lang ito i-install. Salamat po. God bless.